Ika-anim na istasyon, si Jesus ay nadapa sa bigat ng krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sanlibutan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapo ng sulyap sa kanya. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata, gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa hampas na kanyang tinanggap. Ngayon po ay ating pagnilayan, ang ika-anim na istasyon. Si Jesus ay nadapa sa bigat ng krus. Dumaloy ang dugo sa kanyang noo at mukha dahil sa koronang tinik. Basa na ang kanyang damit sa pawis at dugo galing sa mga sugat ng paghampas sa kanya. Pinalakad, pasan-pasan ang mabigat na krus kahit mahina na ang katawan. Hanggang sa madapa at madaganan ng krus. Ngunit pilit pa ring bumangon, tinuloy ang pagpasan ng mabigat na krus dahil sa kaloob-looban ng kanyang puso ay malakas na umaalingaungaw ang tawag ng tagumpay ng muling pagkabuhay. Sa mga Facebook post po ngayon ay meron tayong tinatawag na mga hugot lines. Sa atin pong pagninilay ngayon, pwede po nating isama sa ating tema ang hugot line na ito. Nagpasan, bumagsak, bumangon at nagpasan muli. Nung nagtatrabaho pa po ako sa isang Franciscan office ng Justice and Peace, nagkaroon po ako ng chance na makasama ng ilang araw sa bundok ng Sierra Madre sa piling po ng mga kapatid nating dumagat. Simple lang po ang pamumuhay nila doon. Napapaligiran sila ng mga yaman ng kalikasan na pinagkukunan nila ng kanilang mga makakain. Tulad po ng saging na saba, kamote, sari-saring gulay, sariwang isda galing sa ilog, at mga hayop na ilang sa gubat. At marami pa po. Masaya at mapayapa po ang buhay ng mga dumagat. Kaya lang, sa likod pala ng kanilang mga tawanan at ngiti, ay nakakubli ang isang malagim na pangamba at takot dahil sa nakaambang plano na pagpapatayo ng isang dambuhalang dam na sasakop sa kanilang mapayapang lugar. Alam kasi nila na pag nagawa na po ang dam, kasabay sa pagtaas ng tubig ang pagkawasak ng kanilang kultura at buhay. Marami na pong masakit na pinagdaanan ng mga dumagat. Ang ilan po sa kanila, pinatay dahil mga rebelde raw. Ang ilan naman po sa kanila ay dinukot. At hindi na alam kung buhay pa ba hanggang ngayon. Ang ilan po sa kanila, ilang taon nang nasa kulungan, ngunit walang kasong umuusad. Nagpasan po ng krus ang mga dumagat. Matagal na. Maraming beses na rin po silang nadapa at halos nawalan na ng pag-asa. Ngunit sa kalaunan, pinipilit pa rin nilang buhayin ang kanilang pag-asa at pinagsikapang itayo muli ang kanilang buhay. Dahil sa kaloob-looban ng kanilang mga puso, ay malakas din pong umaalingaungaw ang tawag ng kanilang pangarap ng isang masaya at mapayapang buhay. Bawat isa po sa atin ay mayroong pinapasan na krus. Marahil naranasan nyo na rin po na bumagsak at labis na nasaktan. Ang ika-anim na istasyon po ay magsilbinawang inspirasyon para sa ating lahat. Mabigat man ang daladala, madapa man ang maraming beses, ngunit babangon pa rin muli kasama ang pag-asa
na sa ating patuloy na paglalakbay ay kaagapay natin ang Panginoong muling nabuhay. Tulad mo, Panginoon, napakarami sa amin ang nadarapa at napapasubasob dito sa mahirap na daan ng krus ng buhay dahil sa mga pagsubok at kabiguang dumadagok sa amin. Kapag kami ay nadarapa at nalulugmok, Panginoon, tulungan mo kami. At kapag hindi na kayang pasanin ng aming mga kapatid ang maraming pagsubok na dumarating, Panginoon, pagkalooban mo kami ng pusong mahabagin upang kami di na makabigat pa sa kanilang pasanin. Amen.